9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey guys, what's up? Ngayon guys, papunta kami ngayon ulit ng bukid kung saan yung nakaraang vlog ko doon sa may pinagkitasan ulit ng mga talong. So ayan, yung isang kasama namin guys ay nakapaalang. Ayaw niya magchinelas guys. Kasi medyo mabato yung aming dadaanan. Medyo malayo-layo guys yung lalakarin pa papunta doon sa Kubo. Kung saan kami ay magpipiknik. Sa Kubo muna kami tatambay guys. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Masarap tumambay doon kasi presko at merong mga puno. So yung mga dala namin na yan guys ay ano, mga pagkain namin yan mamaya sa aming picnic. Doon din kami mamaya guys magluluto or mag-iihaw. So guys, kung mapapansin nyo is hindi ako kasama sa video dahil ako yung videographer sa aking vlog. Sariling sikap tayo guys kasi wala akong magagamit or equipment para sa vlogging. Phone lang yung gamit ko kaya pasensyahan nyo na guys. So ayan, eto na guys. Dadaan ulit kami ng ilog. Ngayon is mababaw na siya, hindi na siya baha. Katulad nung nakaraang unang vlog ko na baha at malalim yung tubig na hanggang bewang. So ayan, dahan-dahan tayo sa paglalakad kasi mabato. Ayan, malayo-layo pa ng kaunti yung ating lalakarin. So ayan guys, kung makikita nyo guys, ang ganda ng tanawin. Ang palibot ay puro kabundukan. Malayong malayo siya sa Buhay City or Buhay Syudad. So ayan guys, yung view palibot yan. Ayun yung bundok, ito yung ilog. Ayan, konti lang yung tubig kasi maaraw na ngayon. Itong side na dinadaanan namin, yung mga batong part, ay part pa yan guys ng ilog. Wala siyang tubig ngayon, tuyo, kasi sobrang init niya. So ayan. So ayan guys, lulusong ulit kami sa ilog. Mababaw lang naman siya. Doon sa kabilang side ulit kami dadaan. So bali mga dalawang ilog ang aming dinaanan. Ayan, malinaw na yung tubig. Kasi nung nakaraang araw kasi maulan kaya maano yung tubig. Anong tawag na yun guys? Yung maputik nung nakaraan. Ngayon ay malinis at malinaw na dahil wala nang ulan. So ayan ulit yung palibot. At yun na yung bundok. Yun yan ang bundok sa part ng bandang, I think, mga bukari ata yan or what. So ayan na guys, daan na tayo ng pilapil. Kung makikita nyo is tanaw na yung Kubo. So ayan na yung mga kasama namin guys. So ayan na. Ayan, malapit na tayo sa Kubo kung saan ay magpipiknik kami. Sobrang nakaka-refreshing at napaka-sariwa ng hangin dito guys. Walang pollution. Kung makikita nyo ay nakaka-relax sa lugar ng ito. So ayan na, nandito na kami sa Kubo. Ayan sila guys. Namimili sila ng mga talong at nilalagay nila sa sako. So ayan, nandito kami guys sa ano, kasi magpipiknik lang kami rito. So ayan ulit yung view ng bundok. Napakaganda niya guys, di ba? Sobrang refreshing sa mata at nakaka-relax yung
Yan yung tanong. So, ayan guys. Nag-iihaw na kami ng bangus na aming uulamin mamaya. So, wala kami kahit anong gamit na pang-grill. Kaya, ayan. Kahoy lang yung pinagpatungan namin at bato. Parang yung tipong nasa primitive ano lang tayo. Primitive life, ganyan. So, mala ala Girl Scout ang datingan. So, yung bangus na yan, guys, is pinalamanan lang namin siya, guys, na sibuyas, kamatis, bawang, toyo, and nilagyan namin siya, syempre, ng kalamansi, papalasa, at hinahian lang namin siya, guys, ng saging para hindi mahulog yung kanyang mga topping sa loob at laman. So, ayan, guys, katamtamang uling lang yung aming nilagay para hindi masunog yung ating iniihaw na bangus. So, ayan, binaliktad na namin yan, guys. Iniikot-ikot lang namin siya para pantay yung kanyang pagluto. Or pagkakaluto. Guys, ayan. Medyo naaamoy-amoy ko na yung ating inihaw na isda. Mabango na siya. So, ito na, guys, yung aming finished product ng inihaw na bangus. So, ayan na siya, guys. Hindi yan sunog, guys. Yung kanyang balat lang yan. Ayan na. So, ito, guys, yung bulaklak dito lang sa tabi-tabi na parang mini sunflower. Daw ko kung anong tawag niya. Ayan. Sinitas yan ng aking pamangkin. So, ayan. Ito yung siya, guys, kung saan tinitas yung bulaklak. So, ayan, parang wild sunflower siya, kung ganyan. So, ayan, yung mga wild flower dito sa kabundukan. So, ayan. Ayan yung mga bulaklak. Ayan, i-focus lang natin siya. Dito sa probinsya, guys, marami kang makikita ang mga wild flower na magaganda din, mga ganyan. Dito yan sa tabi ng ilog naman, itong isang ito. So, ayan, close up lang natin siya. Purple ang kanyang kulay. Ayan, yung kanyang bulaklak is maliliit. I don't know kung anong pangalan yan. Ayan, eto na yung side ng kabilang ilog. Malinaw yung tubig. Ayan. Compare sa nakaraan nung unang pagpunta namin. So guys, trivia lang. Alam nyo ba na ang bato sa ilog ay effective na panghilot sa ating katawan na pampatanggal ng mga libag-libag? Karamihan dito sa probinsya, guys, is ayan yung gamit na panghilog na galing sa ilog. So guys, ikat ko muna yung video natin kasi kakain na kami. Ayan na, guys, nahain na yung aming pagkain. Meron kaming baong adobo na manok na inadobo sa aswete. Ganun dito sa probinsya ang adobo. Walang toyo, kundi aswete lang. At syempre, yung inihaw natin yung bangus kanina. Meron din kaming baon na biko, guys, na niluto sa bahay. So, ayan na, guys. Kain na tayo. Cut ko muna. So, ayan na, guys. Pauwi na kami ulit ng bahay. Naglalakad kami. Sobrang init, guys. So, ayan. Yung ibang aming kasama ay nakapayong. Malayo-layo ulit yung aming lalakarin pauwi sa aming bahay. So, ayan kung makikita nyo ulit yung ating view, kabundukan at napakaraming puno. Ito yan sa tabi ng ilog kami dumaan. Mamaya, guys, ayan na, ay tatawid ulit ng ilog. So, ayan na. Ito yung aming mga kasama, guys. Maganda yung daan ngayon kasi hindi siya maputik tulad nung nakaraang araw. So, kaya hindi mahirap maglakad. So, ayan na, guys. Tawid ulit ng ilog. Sana, guys, if hindi kayo nabuburihan sa aking vlog ngayon or sa aking bagong content na ginawa.
Sana ay ma-enjoy nyo itong aking video. Kung i-estimate nyo guys yung haba ng aming nilakad, siguro mga 5 to 10 minutes guys. Kasi medyo malayo-layo rin yung aming nilakad mula sa bahay papunta sa kubo. So ngayon yan guys, yung video na to ay pauwi kami ng bahay. So ayan, yan yung palibot ng ilog. Tuyo siya kasi sobrang init at maaraw. Kaya kung makikita nyo is napaka konkabaw lang yung tubig. So ayan na guys. Dahan-dahan tayo sa pag-ano kasi mabato. So ikat ko muna guys. So ayan na guys, malapit na kami sa bahay. Sa kabilang kalsada na yung aming pinupuntang bahay. Super nakakahingal guys kasi sobrang init talaga. So ayan na. Sa kabila, ayan, tawid na kami, pauwi na kami ng bahay. Yung isa naming kasama guys, pinaan niya lang talaga papunta at pauwi. Parang hindi siya nakakaramdam ng init ng panahon. Dahil nakapaan lang siya, ayan. So, ito na guys, ayan na. Dadaan na kami sa may supi. Meron ding, ano, semento yan. Ayan, so, andito na. Pauwi na. Ayan na yung bahay. So, guys, ayan na. Finally, guys, nakauwi na kami. So, guys, sana nagustuhan nyo yung aking video ngayong araw na ito. Guys, please don't forget to like, share, and of course, to subscribe at my YouTube channel, Miss Kylene Channel. Thank you guys for watching. God bless us all.